Sa kuluan nagpasko si Benji Magtoto. Naharap siya sa kasong theft matapos magnakaw ng tatlong relo, isang plancha at isang cellphone. Kabuang halaga na mahigit 30,000 piso. Pero ang nagreklamo, hindi iba sa kanya, kundi mismong tsuhin niya na hindi na raw makatiis sa malikot nitong kamay, bunsod ng pagkakalulong sa masamang bisyo. Ang bisyo niya, bumata. Ayun ang bisyo niya. Ito ho ba yung unang insidente o maraming dati ng insidente? Maraming insidente at dami na nawawala rito sa bahay. Nasa lisihan si namang Felix noong gabi ng December 23 habang walang tao sa kanilang bahay. Iisang bakuran lamang sila ng tirahan ni na Benji sa Gagalangin Tondo at matagal na raw nila itong sakit ng ulo. Ang kisami nga nila, sinimento dahil minsan na raw itong dinaanan ni Benji para pasukin sila. Ang pinto naman nila na may bakal na, nakuha pa rin sirain ng pamangkin. Kuha ito nito lang December 17 habang tinatangka umano ni Benji na bitbitin ang divider na gawa sa nara mula sa bahay din ng kanyang tsuhin. Aminado si Benji na dati na niyang pinagnakawan ng tsuhin. Pero todo tanggi siya sa insidenteng ito na dahilan kung bakit siya tinuluyan ng mismong kaanak. Ano nga dahilan para sabihan ka nagnakaw? Gumagamit ka ba? Hindi po sir. Hindi ka gumagamit? Dati po, matagal na po sir, pero sa ngayon hindi na. Ang kanyang tsuhin desididong tuluyan siya sa pagkakataong ito. Ang gusto lang namin, mabigyan siya ng leksyon na magbago lang. Gusto mong bigyan ng leksyon. Huwag naman po sa ganyan na hindi naman po totoo. Pwede naman ibang bagay. Huwag lang po yung pagnanakaw. Sobra akusasyon yung ginagawa sa akin. Bintang po yan, sir. Lumamatay ako. Hindi ko aminin, sir. Isinailalim na sa inquest si Magtoto para sa kasong theft. Kahit anong bantay mo, bilin mo, kung talagang ang titira sa'yo, is kasama mo sa bahay. So wala talaga tayong ano magagawa. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.